programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang gabi sa atin lahat mga idol at welcome back muli dito sa aking munting channel. Narito na nga ang ating kaabang-abang na episode sa Abot Kamay na Pangarap. Nang dumating nga itong ambulansya ng Apex, ay agad naman na ipinasok nga doon itong si Dr. Tanyag. At hindi naman hinahayaan ni Moira na makasama sa loob ng ambulansya itong nga si Analyn dahil si Zoe lamang ang pwede daw doon. At pinigilan nga ito ni Moira. At dito na nga na pinagbibintangan ni Moira na ito daw si Analyn ang tumulak daw dito kay Dr. Tanyag. At agad naman na sinagot ito ni Analyn na hindi nga daw niya iyon magagawa dahil naabutan na lamang daw ni Analyn ito nga sa fire exit, ito nga si Dr. Tanyag. At dito naman nag-request itong si Analyn dito sa guard kung pwede ba daw nila makita itong CCTV footage doon naman sa fire exit kung saan nahulog nga itong si Dr. Tanyag. At agad naman din na kinabahan itong si Moira at sinabi at hinila itong si Analyn na wag na daw makialam at umalis na. At ito na nga si Moira ang tumingin sa CCTV at dinala nga dito naman sa gwardiya sa admin. At dito na nga nakiusap itong si Moira sa admin na kung maaari nga daw niya makita itong ngang CCTV dahil siya daw ang asawa. Nung una ay hindi nga pinapayagan ng admin na makita daw iyon dahil pinagbabawal daw na makita ang mga ganoong insidente. At dito naman na hindi tumitigil itong si Moira na makiusap at kinakailangan nga daw niya makita baka daw napahamak na itong kanyang asawa. Kaya dinala na nga itong si Moira kung saan ay makikita na nga itong CCTV. Samantala ay may kopya naman pala itong April's Cafe kung saan ay makakuha pa sila ng ebidensya na itong si Moira ang tumulak dito kay Dr. Tanyag. Samantala dito naman sa ospital ng Apex. Dito na nga ipinagdasal ni Moira na sana raw wag na muna magising itong si Dr. Tanyag at balak pa nga ni Moira na puruhan itong si Dr. Tanyag para hindi na talaga tuluyan itong magising at hindi na malaman ng lahat ang kanyang sikreto na itong nga si Zoe ay hindi talaga tunay na anak dito ni Dr. Tanyag. At labis naman ngayon ang kalungkutan ni Analyn dahil sinisisi niya ang kanyang sarili na kung saan ay kung hindi daw niya ininbita itong si Dr. Tanyag na mag-celebrate ng kanyang kaarawan ay hindi daw iyon mangyari sa kanya. At dito naman kino-comfort itong si Analyn ng kanyang mga kasamahan na huwag daw sisihin ang kanyang sarili. At kinagulat din ni Lynette at Diyosa nang malaman nila na nadisgrasya nga itong si Dr. Tanyag. At critical nga ang sitwasyon dahil nakumatos nga ito at hindi pa alam kung kailan nga ito gigising at magkamalay. At ito na nga si Moira nagbabalak na nga na talagang parang tanggalin niya itong oxygen na nakasuksok dito kay Dr. Tanyag upang tuluyan na nga itong manahimik at hindi na magising dahil kapag nagising at nagkataon na malaman ng lahat ang kanyang sikreto ay katapusan na daw dito ni Moira. Subalit ay hindi naman siguro hahayaan yan ng mga taga-dasal dito ni Analyn na ganoon ang mangyari. Kaya makikita at mahuhuli talaga kung sino man talaga ang may sala dito sa kagagawan kay Dr. Tanyag ngayon. At lalo pat galit na galit din itong si Zoe dito nga kay Analyn dahil siya nga ang idinidiin ni Zoe na siya daw ang may kasalanan kung bakit nangyari daw ito sa kanyang ama. Subalit wala siyang kaalam-alam na ito palang kanyang ina ang may kagagawa ng lahat-lahat ng mga insidente na iyon. Kaya yan po ang ating pakatutukan at lalo na at kapag malaman ito ng ama ni Dr. Tanyag na si Mang Joselito, ano kaya ang mga posible niyang gawin dito nga sa insidenteng ito na critical nga ang sitwasyon ng kanyang anak na si Ubeng. Yan lang po ang aking karagdagang latest update at marami pong salamat ulit sa inyong pananatiling panonood.